pinagdasalin ang panalangin sa ikatlo ng hapon, panalangin sa mabathalang awa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan, umahal akong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan. Sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan na aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong
na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinamamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas na malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos, yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matwid, masuliranin man sa tulong ng puon, agad naiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri
Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama na sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya." Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang manghas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po? Alin ba sa dalawa ang naranasan na ninyo? Ang siraan o ang manira? Alin sa dalawa? Ang siraan o ang manira? Yan. Kasi minsan kala natin, no, tayo ang sinisiraan, pero pag tininan mo, tayo pala ang naninira. Maganda sa hapong ito, sa kabila ng init ng araw, ay atin pong suriin ng mabuti kung ano ang ating mga nagiging pag-uugali. Sabi po kasi sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, sabi ng masasama, "Tambangan natin ng mga taong matuwid dahil hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila na tayo ay sumusuway sa kautusan." At ang sabi pa, "Makita lang natin ang mga mukha nila, balisaan na tayo dahil iba ang kanilang ginagawa o ang pamumuhay nila sa atin." Naintindihan po ba? Kung sakali, nandoon ka sa punto na ikaw ay sinisiraan, ito ang nararamdaman ng mga taong naninira sa iyo.
Pag sinisira, ibig sabihin kasi, maayos ka. Sisirain pa ba yung sirana? Kaya nga, minsan sa mga pag naglilibot tayo, no? Anin ba ang sinisirang daan? Yung sira o yung maayos? Di ba mapaisip ka, di ba? Maayos naman. Bakit sinisira? Para daw, mas malaki ang kita. Kapag yung mga sira na matagal ng panahong sira, ayaw ayusin. Eh kasi nga sira na, ano pang sisirain dyan? So ngayon, kung sakaling nararanasan mo na ikaw ay sinisiraan, baka kasi okay ka. Ang problema, ang kailangan din kasi natin makita, ano yung nagiging reaksyon mo? Paano mo hinaharap ang mga taong naninira sa iyo? Sa panahon natin ngayon, marami at napakadaling manira. Magpo-post ka lang sa Facebook, sa Twitter, sira na yung tao. Pero ikaw naman, apektadong apektado ka na halos gumuho ang mundo mo dahil lamang may naninira sa iyo. Ang tanong, totoo ba ang paninira na binabanggit sa iyo para mag-react ka ng ganyan? Kasi kung alam mong hindi totoo yun, kalma ka lang. Pero kung alam mong talagang totoo yung sinasabi niya, ayaw mong mabuking. Kaya, re-rest back ka, sisiraan mo din. So, nagsisiraan na tayo. At pakiramdam nung sinisira, api siya. Pakiramdam nung naninira, tama siya. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag tayong manira. Kasi kung naninira ka, lumalabas talaga yung kapangitan mo. Ikaw ang nasasalamin sa sinisira mo. Ayun nga, sabi ko, no? Nasaan ba tayo? Deboto tayo ng Nazareno, pero nasaan tayo sa pag-uugaling yan? Tayo ba ang sinisiraan? O tayo ang madalas na naninira? Kasi si Kristo, sa ating ebanghelyo, kung masusundan natin, wala namang ginagawang masama. Tulong siya ng tulong sa mga taong may sakit. Pero kapag tinutulungan niya ang taong may sakit, ano ang sinasabi ng mga Hudyo at mga Pariseo, nung ibang mga no, talagang sunod ng sunod sa kanya? Hindi nakikita yung nagpagaling siya. Ang nakikita, nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Bawal yun. Kasi sila, sa loob ng mahabang taon, wala pa silang napapagaling ni isa. Pero parehong nasa templo yan, parehong nasa simbahan, parehong nasa Quiapo yan, naglilingkod, nagsisiraan. Ano mangyayari sa atin ito? Pero balik tayo sa Poong Jesus Nazareno. May sinasabi ba si Jesus laban doon sa mga naninira sa kanya? Wala. Kasi sayang ang panahon. Sayang yung oras na pagtutuunan mo ng pansin yung mga taong naninira lang sa kanya. Dahil malinaw sa kanya kung sino siya. Kilala niya ang kanyang sarili, kung sino siya at saan siya nanggaling at ano ang kanyang misyon. Kaya kahit anong sabihin pa sa kanya ng mga tao sa paligid niya, hindi siya napapaapekto. Tuloy ang misyon. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang magpa-apekto. Parang hindi ano, no? Hindi applicable, no? Okay, sabihin nyo sa katabi ninyo, huwag ka nang manira. Yan. Baka mas applicable pa. No? Kasi dasal tayo ng dasal sa Poong Nazareno, pero ang natututunan natin, kanino ba? Natututo ba tayo sa Nazareno o natuto tayo dun sa mga taong ayaw sa Nazareno? Kasi konting, ano lang, no? Konting salita lang, talagang
ay, hindi ako papayag dyan. Kailangan gumanti tayo. Kaya walang patid yung comments, usapan, palitan ang palitan, na ang dami nang nai-involve kahit wala, kahit hindi kayo kilala, nababasa kung ano ang mga pinag-aawayan ninyo. Sabi po nung isang kanta, naalala ko po kaninang umaga, no? Sabi doon, huwag mong pansinin ang naninira sa'yo, basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin, kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. Nosi, nosi balasi, sino, sino ba sila? Kilala mo ba sarili mo? Kilala ka ba nila ng mga naninira sa'yo? Kasi yun yung foundation din natin eh. Kapag kilala mo ang sarili mo, kahit anong paninira, hindi ka matitibag. Kahit anong sabihin pangit sa iyo, basta't kilala mo ang sarili mo, matibay sa iyo, ikaw ay deboto ng Nazareno, hindi ka papatol sa kanila. Hindi mo ibababa ang iyong pagkatao para lamang patulan ang mga walang kwentang bagay na paninira sa iyo. Malinaw dapat sa iyo, anak ka ng Diyos, deboto ka ng poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay, sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Patawad mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain ito sa ikapapatawad ng mga kasalanan ay sa nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na napakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kabayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat itong upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Kay buti mo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinangka pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Pagmamahal mo, kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, sa butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mo sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitig ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, sa butihin, mga kamay ko at paay, pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Konting paalala po, tayo po ay mayroong responsibilidad na turuan ang mga bata sa tamang pagkilos kapag tumatanggap ng komunyon. Kailangan po nating ipaunawa sa kanila na kung nasa palad na ang komunyon o kaya naman na inasa bibig, no, ay kailangan ng mas malalim na paggalang at respeto dito dahil ang tinapay na na-consecrate sa misa ay katawan ni Kristo. Kaya hindi ito pwedeng gawing laruan, hindi ito pwedeng gawing content sa mga Facebook, sa Twitter o kung anumang social media. Kailangan nila ng iba yung gabay, no, para mas malaman nila ang tamang pagtrato sa katawan ni Kristo. Responsibilidad po nating mga matatanda iyan, ha? So sana po, huwag na maulit ang sacrilege o paglapasangan sa katawan ni Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.